Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Posibleng ilagay sa Witness Protection Program ang sumukong gunman sa Percy Lapid case. Sa isang panayam, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may posibilidad na ipasok nila sa WPP si Joel Escorial na itinuturing na principal witness sa kaso. Matapos sumuko sa pulisya, ipinagharap na ng kasong murder si Escorial at tatlo nitong kasama. Kinumpirma rin ni Remulla na nag-iimbestiga na ang National Bureau of Investigation o NBI sa sinabi ni Escorial na galing sa loob ng Nubilibid Prison ang umupa sa kanila para patayin si Lapid. Walang natatanggap na formal na abiso mula sa gobyerno ng Pilipinas sa tuluyang pagkansela sa $38 million na military helicopter contract sa Russia. Ito ang sinabi ni Russian Ambassador to the Philippines, Marat Pavlov, sa pahayag ng pamahalaan na hindi na itutuloy ang kasunduan sa takot na patawan ng sanksyon ng Amerika. Ayon kay Pavlov, dapat na igalang ng Philippine government ang kasunduang nabuo sa ilalim ng Duterte administration. Dagdag pa ng Russian ambassador na sinimulan na ang paggawa ng Russian contractor sa 16 na helicopters at natapos na rin anya ang training ng Filipino pilot sa pag-operate nito. Iginiit ni Pavlov na mayroong dang down payment para sa naturang kasunduan kaya mahalagang tuparin ang nakasaad sa kontrata. Isinusulong ni Kabataan Representative Raul Manuel ang pagkakaroon ng mental health services para sa mga kabataan dahil sa mga ulat na pananakit at pagkitil nila sa sarili. Ayon kay Manuel, higit pa sa hotline ay dapat na magkaroon ng abot kaya at abot kamay na mental health services para sa lahat. Dagdag pa niya, hindi dapat ipinagsasawalang bahala ang mga ulat ng pagpapatiwakal dahil posibleng edukasyon ang dahilan ng paglala ng mental health crisis. Ayon sa pag-aaral ng University of the Philippines o UP, isa sa bawat 5 kabataang Pinoy ang ikinokonsidera ang pagkitil sa sariling buhay. Tumaas ang suicide-related problems sa bansa sa pagpasok ng COVID-19 at ipinatupad ang distance learning kung saan dumami ang ulat ng self-harm dahil sa frustration sa online classes at iba pang educational aspects. Arestado ang 2 lalaki dahil sa pagbebenta ng beripikadong GCash accounts sa Pasig City. Kinilala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mga inaresto na sina Jomel Sichon at Mark Ray Veroy na nadakip sa entrapment operation matapos magbenta ng 10 verified GCash accounts sa SIM card sa halagang 800 pesos ang bawat isa. Kaugnay nito, nagbabala ang PNPACG sa publiko na huwag ibenta ang GCash account dahil nagagamit ito sa modus ng ibang tao. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music